niya ni Senator Ronald Bato de la Rosa na may 40% na chance sa natatakbo si Davao City Mayor Sara Duterte sa pagkapangulo. You're now watching Showbiz Happenings. Iginit ng senador na nagsisilbi bilang standard bearer ng Cusi faction ng PDP laban na marami pang pwedeng mangyari hanggang November 15. Ang nasabing araw, mga kabrigada, ang deadline na itinakda po ng Commission on Elections para sa substitution o switching. Nilinaw naman ni De La Rosa na kahit isinusulong niya ang pagtakbo ng presidential daughter sa 2022 para sa pagkapangulo, ay nananatili siyang seryoso sa kanyang presidential bid. Itinanggi rin ng dating police chief ang akusasyon na minamaliit niya ang eleksyon ng Pilipinas at napili lamang siya bilang placeholder candidate para sa alkalde. Nagtatanggap po ang Pilipinas ng 844,800 doses ng AstraZeneca COVID-19 vaccines kahapon. Ang nasabing bagong batch ng mga bakuna, mga kabrigada, na dumating po sa NAIA Terminal 3 ay mula sa donasyon ng Germany. Nagpasalamat naman si Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez Jr. sa gobyerno po ng Germany para sa AstraZeneca doses. Ipinunto niya na mapapakinabangan ito ng mahigit 400,000 na mga Pilipino. Ito naman na inaasahang tutuloy si Presidential Spokesman Harry Roque sa pagtakbo bilang senador bilang substitute candidate ng People's Reform Party. Ito pala yun. Kaya pala hindi natin sila nakita. Pa-surprise din si Secretary Roque. Tuloy? Tutuloy, substitute candidate. Ayon sa press release ng partido, ay inaasahang sasamahan ni Roque si dating Defense Secretary Gilbert Chodoro bilang PRP senatorial candidate sa pamamagitan ng substitution. Ipinunto naman ni Roque na titingnan pa niya ang mga pwedeng mangyari matapos siyang matanong tungkol naman sa pahayag ng PRP. Sinabi ni Roque na natakbo lang siya sa pagkasenador kung tatakbo. Sabi niya noon, ha, si Davao City Mayor Sara Duterte sa pagkapangulo. Bukod kay Chodoro, ay naghahain ng COC sa pagkasenador sa ilalim ng PRP si Paolo Mario Martilino. Diba, ginagamit talaga yung mga substitution na yan, no? Para may pa-surprise effect. Eh. Kaya may mga mambabatas actually nag-file na ng House Bill dyan sa Kamara na pagbawalan na kung yung rason lang ay mag-withdraw ka lang nang walang dahilan. Correct. Eh kung yung dahilan naman halimbawa health. Ayan, hindi mo na kaya. Kaya ay kakulangan ng pondo. Yun. Hindi mo kakayanin. Ganun pa rin. Hanggang dito na lang po. Don't forget to like and subscribe. Thank you for watching Showbiz Happenings.